Ay, kasa ka dyan pa, ang dicharan! Tapos, pag tinuturuan niya ako, minsan, hindi ko alam, natataranta ako. Kasi wala akong karanasan sa pag-BBS. Nagsimula lang sa nakasaloob. Pero tinawid ni Eliza ang pagiging domestic helper, sasipag at pakikisama. Nakapag-adjust ako, saka natutunan ko yung mga kailangan kong gawin dahil sa kasama ko. Sinabi ko na yung tutunan sa amo ko na ito yung tunay na edad ko. Yung amo ko, parang anak din ang turing sa akin. Kababata ko kasi yung anak ng amo ko na babae. Nagkaroon ng kurente din dun sa amo. Ang ginawa ko, pinabili ko yung tatay ko ng solar para magpailaw kami. Hanggang sa nagpatayo na kami ng malaking bahay. Sulit ang pagod ni Eliza para sa pamilya. Pero dahil kaedad lang niya ang isa sa amo niya, hindi niya maiwasang maisip na marami siyang nami-miss out sa kabataan niya. So, minsan naiingit din ako. Sana sabi ko, ganyan ako sa kanila. Nakapag-aral din. Tapos ikaw, kahit ka ng kahit kahit bata ka pa. Kaya naging masakit kay Eliza nang malaman niya na balak magpakasal ng kapatid niya na menor de edad din. Dito na rin nilay si Eliza na kailangan na rin niyang mangarap para sa sarili niya. Magpapakasal? Hindi ka magpapakasal sa lalaking yun! Pero ate, bakit ko na ka? Aduhay na rin ko! Pagsaka ka! Ngayon ka pa lang! Ha? Nalala? Bata ka pa rin naman yung nag-abrad ka. Nalala? Pero ginawa mo tutusin mo yung pag-aaral mo. Ilagay mo yung ito sa'yo. Hindi ko pa po kasi naranasan na mag-enjoy buong pagbata ko. Sabi ko gusto ko na mag-aral. Lalo na sa panahon. Kuya! Nagat. Asan sa iyo? Hindi. Nagat siya sa kasi. Nag-desisyon umuwi si Eliza para mag-aral ng nursing. At dito niya nakilala si Saud na naging boyfriend niya. Ano yung pag-aaral ko, Saud? Bri! Dito lang ako. Kain na ako. Kakayanin natin yung dalawa. Masaya na may halong takot ko. Nakumuha lang ang kutsara. That time tinugol ko sa tari. Mag-aaral pa ko kami dalawa. Hindi yung nakahadlang yung pag-aaral. Kinaya ko na mag-aaral pang sa tari ng pag-aaral ko. Hindi na sapat ang lakas na loob para kay Eliza rin. Dahil may anak na siya sa isip. Nahirapan siya sa tuition fee niya. Mabuti na lang at nakilala niya si Sarah Alinsu na isa rin OFW. That time sa Facebook ko, nagkakilala kami ni Ate Sarah. So, yun na yun, nag-chat na kami, nag-share na yung ano, sa loob. Nung narinig ni Ate Sarah na wala akong pambayad ng tuition fee, inano ko, sinabi niya na, ano, alay, tulungan kita. Sa kanya ko lang naramdaman na may ate ako na gumagabay sa akin, na tumutulong. Ngayon, 1 year old na ang anak ni Eliza at may sarili na siyang food business. Higit sa lahat, hindi pa rin siya sumusuko sa pangarap niya na maging nurse. At lahat yun, dahil kay Sarah. Ate Sarah, paano ba kita mapasa sa baby girl! Your food is here. Sa oras na walang-wala ako, andyan ka, may oras ka pa din para sa akin. Tanggapin mo itong Rilo and Denver Lowlife. Eliza, salamat na. Ako yung pinapasasalamat ko. Magaan ang loob ko. Parang dapat mo papaiyan ako sa sobrang saya. Salamat, Eliza. Si Sarah, nakakalungo na po ang dumaan na siya sa impyerno. Nakakalungo na siyang gasay sa ibang bansa. Nakakalungo na siya. Sabi ko, kung papatayin mo ako, may mga anak ako, pumunta ako dito para magtrabaho. Nakakalungo na siya. Tapos medyo, wala nung hindi. Nakakalungo na siya. Nakakalungo na siya.
Jacob. Mukhang hotel ang bahay niya. Kasi gusto nga niya lagi sa hotel. So, ang ginawa niya, pinagawa niya yung bahay niya. Third floor. At bawat sulok ng bahay niya, mukhang hotel. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye-bye.